الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa nag-iisang dakilang tagapaglikha
walang iba kundi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayo ay pumuri, tayo ay dumakila, tayo ay lumuwalhati sa Kanya sa lahat ng pagkakatao, at tayo ay dumakila sa Kanya sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Sino man ang gabayan ng Allah ay walang makapagliligaw, at ang sino man kanyang iligaw ay walang sino man makapaggagabay. Tayo sa maksi na si Propeta Muhammad ay kanyang huling sugo na ipinadala sa sanlibutan bilang aba, habag at awa para sa sanlibutan. Mga kapatid sa Pananampalatayang Islam, yes po, alhamdulillah. Tayo po ngayon ay magpapatuloy sa ating pagtatalakay na may kaugnayan sa kung papaano nakitungo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga asawa. Kung papaano tinuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mga asawa sa iba't ibang uri ng kabutihan. Inshallah subhanahu wa ta'ala, bago po ang lahat, naway i-share po ninyo ito. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Naway gantimpalahan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, at naway taufikan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tinatawagan po natin ang lahat ng mga Marites. Okay? So calling all the Marites, no? Na kung saan ay dito na tayo magtambay. Pag-usapan natin ang buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Total mahilig naman tayong makiraw-raw sa buhay ng ibang tao, at least ang buhay na ito nararaw-rawin natin ay mayroong kabuluhan at magpapadagdag pa ng ating iman, 'di ba? Mashallah tabarakallah. Kaya naman mga kapatid, no? Halina na kayo at tayo ay magkwentuhan at ating alamin kung paano ang mga iba't ibang mga gawain ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may kaugnayan sa kanyang panghihimok at panghihikayat sa mga mabubuting gawain sa kanyang mga asawa. Ayan mga kapatid. Okay, welcome po sa ating mga kapatid sa Pananampalatayang Islam. So isa sa magiging paksa natin ngayon mga kapatid, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam instructed their wives not to be hard on themselves in worship, no? Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang inutusan ang kanyang mga asawa na huwag pahirapan ang kanilang mga sarili sa pagsamba. Diba? Isa yan sa mga instruction ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi lamang sa kanyang mga asawa, lalo pat sa lahat ng kanyang ummah. So tunghayan natin kung paano yung mga instruction ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayan mga kapatid, so happy watching po sa ating mga kapatiran dyan, katulad ni Nurul Mu'mina, no, from Syria, mashallah. Siya nasa Syria ngayon. Dinul Islam, ayan, Mirhana, Irene, Normalia, Saripada, Rodia, ang kanan, Mari Hamida, Ahamida bint Alex, at marami pang mga ibang nanonood sa atin ngayon, especially yung mga Hulanyan students, mashallah, tabarakallah. Okay, so ating ipagpapatuloy mga kapatid. So yun nga, ang ating magiging paksa ngayon, unang paksa sa puntong ito, ay tunghayan natin kung paano inutusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mga asawa na huwag pahirapan ang kanilang mga sarili sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Shout out kay Norjana de la Rosa, no, at Ira Abdullah, mashallah tabarakallah. Bilang patunay mga kapatid, ito ay pinatunayan sa mapapanaligang hadith na naisalaysay ni Anas bin Malik radiyallahu an na kanyang sinabi ni Anas bin Malik radiyallahu an, dakhala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-masjida fa idha hablun mamdudun bayna sariyataini faqala ma hadha al-hablu qalu hadha hablun li Zainabah tusalli fa idha kasilat aw fatarat amsakat bihi faqala hulluh li yusalli ahadukum nashatah fa idha kasila aw fatara falyaq'ud. So sinabi ni Anas bin Malik radiyallahu an, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pumasok sa masjid at nakakita ng lubid. So doon sa loob ng masjid merong nakitang lubid sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakatali sa pagitan ng dalawang haligi mula sa mga haligi ng masjid. Ano kaya ang ginagawa ng
sabihin natin ang lubid na ito. Okay? Ano kaya ang ginagawa ng lubid na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam? Binabati ko po, no? Yung mga tagahulan niya, si once again, si Mardia Marato at ang aking auntie na si Auntie Delia, no? At si Kasila Irene at iba pa. So, ano kaya ang ginawa ng lubid na ito? Sabi, anong nasa isip niyo, mga kapatid? Lubid, no? Nakatali sa pagitan ng dalawang haligi ng mga ng masjid, sa loob ng masjid. So nakatali, no? So yun. Ano kaya ginawa ng lubid na ito? Kaya siya ay nagtanong, even the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that time ay hindi niya alam kung ano yung ginawa ng lubid na yun. O, di ba kasi siyempre bago sa kanya, bagong nakita ba? Hindi nakita noon kung ano ang ginawa ng lubid doon sa loob ng masjid o sa, na nakatali sa pagitan ng mga haligi. Eh sabi niya, ano ito? Mahada, sabi niya, ano ito? Diba? Sinabi ng mga tao na nasa loob ng masjid, especially yung mga ashabu sufa. Ang ashabu sufa kasi ito yung mga sahaba na nakatira lang sa loob ng masjid kasi wala silang mga tahanan. They are the paupers, ika nga, the sahaba paupers. Ibig sabihin, mahihirap ng mga sahaba. No? So, yung mga sahaba lang doon sa loob ng masjid ay sumagot. Diba? Sabi nila, ito ay para kay Zainab. Ibig sabihin, yung tali na yon na nakatali sa pagitan ng dalawang masjid ay para daw kay Zainab. Si Zainab ay isa sa mga asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So siya ay nagdarasal. Ito yung bakit, anong ginawa pala ni Zainab? So sinabi nila, in-explain nila, siya ay nagdarasal at kapag siya ay nanghina na o kaya naman nakaramdam ng pagod ay hahawakan niya ito bilang suporta. Diba, alam mo ba, pag normal kapag tayo ay napagod, mayroon tayong hahawakan, kapag tayo nanghina, ay mayroon tayong hinahawakan para lamang maitaguyod at may pagpapatuloy ang ating ginagawa. Diba? So yun. So sa tuwing naghihirap daw o kaya nanghina si Zainab o nakaramdam ng tinatawag na pagod, hinahawakan niya ito. O kapag siya sa pagdarasal, para maitaguyod niya ang kanyang pagdarasal. We're talking about ang pagdarasal na tinutukoy dito, mga kapatid, ay hindi po obligadong pagdarasal, kundi mga voluntaryong pagdarasal. Okay? Kasi alam natin na sino mang gusto magpahaba o magparami ng voluntaryong pagdarasal, I mean, there's no problem for him or for her. Walang problema. As long as hindi siya nahihirapan. Kaya dahil dito, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, sabi ni Propeta Salam, tanggalin ninyo ito. Tanggalin ninyo ito. Sabi niya, tanggalin ninyo ito. Diba? At after that, sinabi niya, hayaang manalangin ang isang tao o ang isa man sa inyo hanggat sariwa ang pakiramdam. Di pag sariwa ang pakiramdam, sige. I mean, kapag ikaw pa medyo yung ano mo ba, yung energy mo, intact pa yung energy mo, nasa maganda pa yung mood mo, kasi alam natin yung mood natin, yung enerhiya natin, nababago-bago yung isip natin, yung ano natin, yung lasa, kumbaga, ay pabago-bago yan. Maging yung pakiramdam natin. So, kapag sariwa pa ang pakiramdam, hayaan, manalangin, di ba? Hayaang manalangin ang isa man sa inyo hanggat sariwa ang kanyang pakiramdam. Ngunit, kapag ang isang tao ay napagod, ay dapat niyang itigil ito. Ibig sabihin, kapag medyo pagod ka na, magpahinga ka muna. Okay? Mag-relax ka muna. Then, saka pa, hanggang sa to regain ika nga the energy. Then pag na-regain mo na yung energy, then ipagpatuloy mo yung gawain mo, pagsamba. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, subhanallah, itong hadith na ito, ito po ay gabay, guidelines sa atin. Diba? Kung magpapakitang gilas man tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga gawain pagsamba, kinakailangan ay hindi kaakibat nito yung kapaguran. Diba? Kasi sa Islam, hindi inatasan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na sambahin natin ng Allah na kung saan ay magpapahirap sa atin. Bawal po yan sa sharia na ito na dala ni Propeta Muhammad. Noon, no, sa panahon ng tinatawag na sabihin natin ng mga Banu Israel, di ba, kaakibat ng kanilang pagsamba sa Allah ay pinapahirapan nilang kanilang mga sarili at yun ay batas nila. Kapag sila ay nagtauba sa Allah, pag nagbalik-loob sila sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay talagang pinaparusahan nila ang kanilang sarili para lamang hangad nila, ika nga, para lamang sa kapatawaran ng Allah. Bagkus sa panahon ni Prophet Moses, sila ay sumuway sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa inutusan sila ni Prophet Moses na sabihin natin, no, na wag sumamba sa calf, ika nga, golden calf, no, sa ginintuang baka, ay ginawa pa rin nila. Kaya pinarusahan sila ng Allah at ang parusa sa kanila
diba, ay kinakailangan magpatayan sila at walang matitira sa kanila, matirang matibay. Okay? At kapag nangyari yun, bubuhay silang muli ng Allah subhanahu wa ta'ala at pagkatapos ay sila ipapatawarin. Ganun, dumating si Propeta Muhammad, wala nang ganitong batas. Kapag humingi ka ng, sabihin natin, ng kapatawaran sila between you and Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ka pinapahirapan ng Allah. At yan ang kagandahan ng sharia na ito, mga kapatid. Kaya ipinagbabawal sa atin na sambahin natin ang Allah, lalo pat yung mga voluntaryong mga pagsamba, na kaakibat nito ay tayo ay mahihirapan. Okay? Tayo ay mahihirapan. Now, gusto ko lamang i-insert yung hadith na ito, yung mga sitwasyon, kumbaga, alimbawa sa Taraweh, usually, alimbawa dito sa Middle East, no? Pag Taraweh, mahaba talaga yung sura ng imam, lalo pa sa Masjidil Haram, diba? Kaya minsan nahihirapan, alam mo, napapagod na yung ating mga paa, diba? Sobrang haba na binabasa ng imam. Now, kung gano'n, meron namang remedyo, magdala ka ng upuan, umupo ka. Wala namang problema umupo ka habang ikaw ay nagdarasal. Ah, hindi, ang iba, nahihiya daw, diba? Eh, nahihiya naman sila, okay, mahiya, sige. Tiisin mo yung hiya na yan. Pero kaakibat nito, mawawala yung concentration mo. Bagus, maiinis ka pa sa imam, bakit ang tagal ng imam magbasa? Di ba? Mayan, tagal-tagal naman. Di ba sa isip mo? Tapos, gumaganong ka pa talaga, no? Parang ikaw gumagawa ka ng gesture o sinyalis, ika nga, at nagpapahiwatig, na naiinis ka na sa sobrang haba. Isamantalang pwede ka namang umupo. Di ba? So, mas magandang komportable ka, sambahin mo ang sinasamba mo yung Allah na komportable ka, di ba? Wala kang iniinda. Kesa naman, no, sinasambahin mo ang Allah na ikaw ay hindi komportable bagkos ay nawawala yung concentration mo, yung khusyo mo, di ba? So, yung mga kapal sa panampalatay ng Islam. Kaya malinaw ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ba? Hayaang manalangin ang isang tao hanggat sariwa ang pakiramdam. Ngunit kapag ang isang tao ay napagod na, medyo siya ay napagod, nakaramdam ng pagod, nakaramdam ng tinatawag na antok, ay dapat niyang itigil ito to regain his consciousness and his energy. At kapag na-regain niya ito, saka niya ipagpatuloy. Yan po ang tinatawag na, yan ang sharia. Yan ang sunna. Rather, yan po ang sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Diba? Kasi yung problema sa atin, nagiging pahirap sa atin ang Islam, nagiging pahirap sa atin ang pagsamba, dahil mismo sa atin. Sa atin na mismo, sa tayo mismo ang nagpahirap kasi nga hindi natin alam kung ano yung dapat na gawin. Hindi natin lubusang alam kung ano yung mga instruction at kung ano yung mga sunnah na in-instruct sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akala natin hindi pwede, yung pala'y pwede. At mga bagay na akala natin ay pwede, yung pala'y hindi pwede kasi nga hindi natin alam. Okay? Hindi natin alam. Kaya walang ibang solusyon kundi pag-aralan ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilang komento, isa sa mga commentator ng hadith na ito na walang iba kundi si Imam Nawawi rahimahullah, sabi ni Imam Nawawi, ang pagsalaysay o ang salaysay na ito, yung hadith na ito ay katibayan na ang isang tao ay hindi dapat magpahirap sa kanyang sarili sa pagsamba at dapat na maging balanse. Magiging tinatawag na balanse lamang siya at dapat niyang isagawa ang mga gawain ng pagsamba kapag sila ay masigla at sa sandaling nakaramdam ng pagod, dapat silang tumigil at magpatuloy kapag nanumbalik na ang kanilang lakas. Yan mga kapatid, di ba? Sabi nga ng Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hindi inutusan ng Allah ang isang tao ang kanyang alipin, no, sa mga bagay na hindi niya kakayanin. Kaya nga, fattakullaha masata'atum. Matakot kayo sa abot ng iyong kakayahan. Di ba? At anumang ipinag-utos sa inyo ng Allah at ng kanyang sunan ni Propeta Muhammad ay gawin niyo ito ng madali, diba, ng magaan. Diba? At huwag niyo itong kunin, ika nga, na ito ay isang pagpapahirap sa inyo. Sapagkat yuridu Allahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Tunay na ninanais ng Allah sa inyo na ang kadalian at hindi niya ninanais sa inyo na sambahin siya ng ito ay merong tinatawag na kahirapan. Okay? So, ang mahalaga, kapag may mga alternatibong mga paraan naman, iba, gawin natin kaysa naman magpapahirap tayo. Halimbawa dito, no? For example, dalawang masjid. Mayroong kapitbahay na masjid. Okay? Tapos, yung isa medyo malayo ng kaunti, yung isa ay medyo malapit. Di ba? E kung yung kunin mo, yung according sa sunnah, yung kunin mo, kung ano yung mas madali sa'yo, at kung ano yung tinatawag na hindi mahirap sa'yo.
Kung sa palagay mo hindi mahirap yung tinatawag na malapit, hindi gawin mo yun kaysa doon sa malayo na magpapahirap naman sa'yo. Diba? O kaya pariho yung tinatawag na ano, parihong madali sa'yo. Subalit ang iniisip mo kung paano magparami ng kabutihan sa pamamagitan ng pagpaparami ng hakbang. Kasi nakalagay sa hadith yan na bawat hakbang mo, isa ng iyong kanan, itataas ang iyong tinatawag na antas. At bawat hakbang mo ng iyong kaliwang tinatawag na paa ay buburahin naman ng Allah ang iyong mga pagkakasala. So yun yung iniisip mo. So, kasi lahat kaya mo. Malapit medyo-medyo at yung isa medyo may kaunting kalayuan. So balit ang iniisip mo ay paano magparami ng ng kabutihan sa pamagitan ng pagpaparami ng hakbang. So gawin mo yun. Ang mahalaga, ang punto dito sa lahat ng pagsamba, kinakailangan ang tinatawag na lakas at kakayahan. Upang sa ganun, komportable tayo, sambahin ng Allah sa abot ng ating kakayahan. Okay? Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nang ipaalam ni Aisha radiyallahu anha sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tungkol sa isang babae na nagdarasal sa buong gabi. Nagpaalam ha? Buong gabi siya nagdarasal at hindi natutulog. Okay? Hindi niya ito sinang-ayunan. Hindi sumang-ayon dito ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biro mo entire night, nagdarasal siya at hindi siya natutulog. Maliban lamang pagkatapos ng Fajr. Masha Allah. Sana all, no? Sana all talaga, pero hindi pwede. Dahil hindi ito sinang-ayunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi merong karapatan ang katawan mo. At yan ay walang iba kundi na dapat ibigay mo. At yan ay ang pagdulog at pagpapahinga. Diba? So, isinalaysay ni Urwa bin Zubair radiyallahu an na si Aisha radiyallahu anha na asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi sa kanya na minsan ay dumaan si Al-Hawla. Al-Hawla bint Tuwait. Okay? Ulitin po natin ha. Hawla, kasi mayroon tayong mga quiz mamaya after ng ano natin. Al-Hawla bint Tuwait, no? Dumaan si Al-Hawla bint Tuwait noong panahong ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kasama niya. Ibig sabihin kasama ni Aisha. Sinabi ni Aisha, sabi niya, sinabi ko sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi ng mga tao na si Al-Hawla bint Tuwait ay hindi natutulog sa gabi. Okay, anong ginagawa? Dahil siya ay nagdarasal entire night. Masha Allah, tabarakallah. Okay? Buti pa ito na yun, entire night nagdarasal. Iba sa atin, entire night nanonood ng palabas, nakikipagmarites, at kung ano-ano pa. Subhanallah. Di ba? So, yung mga bagay na pagsamba nga eh, hindi sinang ayunan ni Propeta Muhammad na entire night kang gumawa ng pagsamba at hindi mo na ibibigay ang karapatan ng iyong sarili at ito ay ang pagtulog at pagpapahinga. Papaano pa kaya sa mga bagay na walang kwenta? Igit na, hindi ito sasang-ayunan ng sabihin natin ng Sharia. You know? Kaya dito ay sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tanamul layl. Sabi niya, nagtaka siya. La tanamul layl. Bimana hiya la tanamul layl. After that, sinabi niya, khudu min al-amali ma tutiquna, fawallah, la yas'amullahu hatta tas'amu. Sinabi niya, hindi siya natutulog sa gabi? Talaga, hindi siya natutulog sa gabi? Sabi niya, ito yung isang patanong na pagtataka at hindi pagsang-ayon. No? Ikra, kumbaga, ikaraha. Al-istifhami al-karahiya. Sinasabi ng sa mga nahwi yun, no? Pumili kayo, sabi niya, pumili kayo ng gawain na kaya ninyong gawin ng tuloy-tuloy. Sabi niya, wallahi, sumpaman sa Allah. Ang Allah ay hindi mapapagod, subalit kayo ay mapapagod. Okay? Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi mapapagod, subalit kayo ay mapapagod. Ninam? So marino sa hadith na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam na kaya nga sinabi ni Imam Nawawi, rahimahullah, sa Sharh al-Muslim, no? Sinabi ni Imam Nawawi, kasi si Imam Nawawi isa sa mga commentator ng Sahih Muslim. So sinabi niya, ang katagang hindi siya natutulog sa gabi, ito ay isang patanong, no? Ay sinabi ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang ipakita niya ang kanyang hindi pagsang-ayon sa gawain na ito at upang ipahayag kung gaano niya ito nagpapahirap o kung gaano ito nagpapahirap sa kanyang sarili. Okay? So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, so maintindihan natin dito, no? Sa kabila ng ito ay pagsamba sa Allah, biro mo pagsamba, pagdarasal, pagsamba sa Allah.
No? Subalit, sa kabila nito ay hindi mo na naibibigay yung tinatawag na karapatan ng iyong sarili at ito ay ang pagpapahinga, pagtulog, ay hindi pa rin ito nararapat. Hindi pa rin ito nararapat. Kinakailangan balanse. Okay? Sasambahin mo ang Allah sa tamang paraan, sa tamang panahon, no? Sa magaan na paraan, at the same time, huwag mo rin kalimutan ang karapatan ng iyong sarili. You know, na dapat ibigay. Dahil bakit? Sa araw ng paghuhukom, lahat ng mga ito ay itatanong sa isang tao. Diba? Kung paano niya ginawa, ano ang ginawa niya, ang inaabuso niya, kumbaga. Okay? At hindi ka naman inutosan ng Allah na sambahin mo siya ng walang patid. Di katulad ng Biblia yan, ang sanasabi na sambahin mo ang Diyos, ang Panginoon, na walang patid. Sa Islam, hindi. Hindi siya nag-utos ng gano'n na sambahin mo siya ng walang patid. Ibig sabihin ng tuloy-tuloy, ika nga ng walang tigil. Diba? Hindi na sinasabi na magdasal kayo, ika nga ng buong gabi. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagdasal siya ng sabi natin sa buhabangon siya ng sa hating gabi, nagdarasal, then mga after natutulog siya. Binibigyan niya yung kanyang tinatawag na karapatan sa kanyang sarili. Eh propeta siya, sino pa ba ang mas malapit sa Allah? Mas malapit pa ba tayo kaysa kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Allah subhanahu wa ta'ala? Come on, 'di ba? Walang duda mga kapatid. Subalit, ipinapakita rito kung paano natin gawin yung balance yung ating buhay. Kinakailangan sambahin natin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tamang kaparaanan, sa maayos na paraan at magaan na paraan, at wag din natin kalimutan ang ating share, ang ating bahagi ng ating mga sarili sa ibabaw ng daigdig. Okay? Yun po yan mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So ganun. Okay, ganun tinatawag na ganun siya, ganun mag-instruct ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sinasabi sa kanyang mga asawa. Then of course, another topic natin ilalahad ngayon, no? Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no, encouraged his wives to perform continuous deeds even if they were little, no? Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang hinimok, no? Hinimok niya ang mga asawa niya na magsagawa ng tuloy-tuloy na paggawain kahit na ang mga ito ay kakaunti. Okay? Tuloy-tuloy. Pag sinabing tuloy-tuloy, which is continuous ika nga, mayroong alternate, may mga tinatawag na interval. Hindi yung entire night na tuloy-tuloy ha, hindi ganun. Ang ibig sabihin na, gagawin mo ngayong araw, bukas gagawin mo naman, sa makalawa gagawin mo naman. Which is yun ang continuous na tinutukoy dito. Hindi yung continuous, halimbawa buong isang gabi. Hindi po ganun. Okay? So mula kay Aisha radiyallahu an, na kanyang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah ta'ala adwamuha wa in qalla. Adwamuha wa in qalla. Sa Sahih Bukhari at Sahih Muslim. Ang pinakamamahal na gawain sa paningin ng Allah ay yaong mga patuloy na ginagawa. Yaong mga patuloy na ginagawa ng isang tao kahit na ang mga ito ay kakaunti. Kahit na ang mga ito ay kakaunti. Mas kaibig-ibig, mas kaaya-aya, at mas kasaya-saya, kasiyasya, at mas kamahal-mahal ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaysa doon na isang beses mo lang siya ginawa, pero matagalan, di ba? Pero after that ay hininto mo at tinigil mo. Mas mainam pa yaong kakaunti, pakaunti-kaunti, pero tuloy-tuloy. Okay? Hindi napuputol. Gagawin mo ngayon, bukas gagawin mo ulit, din sa makalawa gagawin mo, then next day gagawin mo ulit continuously. Okay? So yun po ang mas kaibig-ibig sa Allah subhanahu wa ta'ala. You know? Kaya naman, sinabi ni Al-Qasim bin Muhammad, isa sa mga, mula sa mga tabi'in, no, isang tagasunod na kabilang sa henerasyong sumunod sa mga sahaba, sinabi niya na wakanas Aisha tu ila amilatil amala lazimathu. Na ang ibig sabihin, sa tuwing daw si Aisha radiyallahu anha after ng hadith na ito, ay gumawa ng isang gawaing pagsamba, hindi siya titigil sa pagsasagawa nito. Okay, bagkus continue niya, isinasakatuparan ito. Okay? Palagian niyang ginagawa ito kahit pa ito ay pakaunti-kaunti. At yan ang sharia mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya isa sa mga commentator at na si Imam si Al-Jawzi rahimahullah, sabi niya ang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagmamahal sa patuloy na gawain dahil sa dalawang bagay. So bakit
kaaya-aya at bahikit kamahal-mahal at kaibig-ibig sa Allah yung gawain na kahit kakaunti, subalit ito ay tuloy-tuloy dahil sa dalawang bagay. Sabi ni Al-Jawzi rahimahullah, sabi niya, una, ang pagtigil sa isang gawain pagkatapos na maisagawa ito ay parang pag-abandonan nito. So pag tinigil mo, di ba, alam mo yung pumasok ka sa isang gawain, pagkatapos tinigil mo, no? Ibig sabihin ay nagpabaya ka. Ikaw ay nag-abandona sa gawain na yaon. Yan ang una. Pangalawa, kaya naman, mas mahal ng Allah yung kahit pa kaunti-kunti, subalit hindi niya inabandona. Mas kaibig-ibig yun sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, ang isang tao na patuloy na gumagawa ng isang gawain ay katulad ng isang alipin na patuloy na naglilingkod sa kanyang amo. Totoo po yan. Diba? Siyempre, bilang alipin tayo ng Allah, bilang tayo ay alipin, ika nga sa Allah, ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay dapat magpapakita tayo ng yung bang paglingkod, kumbaga, at pagsilbi sa kanya. Patuloy na paglilingkod sa kanya. Okay? Patuloy na paglilingkod at pagsilbi sa kanya. At ang pagsilbi at paglingkod sa kanya ay ang pagtaguyod ng mga gawaing pagsamba para sa kanya. Yan ang unang sabi niya. Sabi ni Al-Jawzi, rahimahullah, pangalawa, kung bakit kaibig-ibig ito sa Allah subhanahu wa ta'ala, yung tuloy-tuloy na pagsamba kahit na ito'y kakaunti. Pangalawa nga, dahil nga, ay yung tao na gumagawa ng isang gawain ay katulad ng isang alipin daw na patuloy na naglilingkod sa kanyang amo. So ang taong laging nakatayo sa pintuan ng kanyang amo sa loob ng ilang oras sa araw ay hindi tulad ng isang nakatayo sa tabi ng pintuan sa isang buong araw at pagkatapos ay umalis na ito at hindi na ito babalik. Di ba? So walang duda, mas kaibig-ibig sa amo yung tao, yung kanyang alipin na nagstay doon sa tinatawag na pintuan, di ba? Sa tukoy na panahon, na tukoy na oras, subalit araw-araw. Di ba? Mas kaibig-ibig yun. Ganun din tayo mga kapal sa panampalatay Islam. Tayo ay mga alipin ng Allah na kung kaya ay patuloy tayong magpapakita ng pagsilbi at paglingkod sa kanya. Dahil balang araw, tayo ay gagantimpalahan niya, tayo ay bibiyayaan niya, mga kapatid sa panampalatayang Islam, sa araw ng paghuhukom. At yan yung dahilan at ang purpose kung bakit tayo nilikha niya, kung bakit tayo binuhay niya upang pagsilbihan siya. O, diba, makalaktul jinna wal insa illa liya'budun. Hindi ko nilikha ang mga jin at ang mga engkanto at mga tao, maliban na lang mga sambahin nila ako. Sambahin natin ang Allahu subhanahu wa ta'ala. Okay? So ganun mga kapatid, tinuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mga may bahay, ang kanyang asawa, ika nga, kung paano magpatuloy sa pagsamba sa Allah at ito ay sa pamamagitan ng pakaunti-kunti o padastul-dastul, kumbaga. Okay? Pakaunti-kunti. Okay? Kaunti-kunti, subalit ito ay tuloy-tuloy. Ayan mga kapatid. So, at katulad halimbawa ng witir, at ito ay payo ko sa akin sarit, ganyan din sa atin lahat, na may tawfikan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. No? Inihiling natin ang tawfik sa Allah na ang ating mga puso ay tawfikan at dalisayin at taniman ng pagkatakot sa kanya at paghahangad sa kanyang tinatawag na gantimpala. Tulad halimbawa ng witir. Ang witir ay, alam natin, ito ay sunnah muakkada. Ito ay maigding na sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas mainam pa na magsagawa ka ng witir every night, kahit isang raka'ah. Kahit isang raka'ah bago ka matulog. Halimbawa, kung ikaw ay walang kakayahan na gumising bago magfajar para isagawa yung mga voluntary prayers, qiyamul layl, at least na isagawa mo ang witir mo bago ka matulog. At least secured ka na ba? Okay? So yung mga kapatid, kesa naman sa once in a month ka gumagawa ng witir, no? Subalit ay 101 raka'ah. Once in a while, di ba, bibilangan mo yung ano, halimbawa, okay, 31 days sa loob ng isang, o 31 days sa loob ng isang buwan. Gagawin mo yung witir once in a month sa isang gabi, subalit ang raka is 31. Subhanallah. Kaysa naman, yun ang gagawin mo. Wallahi, hindi ito ang mainam. Ang mainam ay, kahit pa isang raka, subalit gagawin mo ito every night. Kahit pa isang raka. Makapal sa panampal. Mas mainam yun sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Malinaw? Kaya
dapat tayo may bulay-bulay, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya minsan baguhin natin ang sistema at takbo ng ating mga ginagawa. Diba? Baguhin natin kasi yan ay nakadepende sa tinatawag na kondisyon at katayuan ng puso ng isang tao. Na yan ay nakabatay sa sitwasyon, sa kalagayan, sa estado ng puso ng isang tao. Kapag talagang yung estado ng puso ng isang tao ay maayos, magiging maayos ang kanyang performance sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag hindi maayos ang kanyang estado ng kanyang puso, wala siyang dapat na asahan kundi ang paggalugi, okay, sa kanyang mga ginagawa. Dahil minsan ay hindi ito katanggap-tanggap sa Allah dahil nga sa kanyang hindi magandang layunin na sa halip ay para sa Allah kundi para sa isang bagay. Halina? Si mga kapal sa pananampalatayang Islam. Of course, last but not the least, ating maging paksa ngayon, no? Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam encouraged them to spend in charity. Inikayat, no, hinimok ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga asawa niya na gumastos sa pangkawang pagkakawang gawa. So ganito hinubog ni Propeta Muhammad ang kanyang mga asawa. Okay, ang tanong mga kapatid sa pananampalatayang Islam, paano ba tayo maghubog sa ating mga asawa in terms of our deen, no? Na may kaugnayan sa ating tinatawag na pananampalataya. Diba? Ang ibang sa atin ay mahirap ang nahirapan pa at nahiya pa silang i-remind ang kanilang mga asawa pagdating sa mga bagay na ito. Pagdating sa tinatawag na sabihin natin mga mabubuting gawain at mga sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Eh, sasabi ng mga ibalit, Ustaz, wala pa akong asawa. Manahimik ka. Makinig ka at manahimik ka at pumulot ka ng aral. Baka darating ang panahon mo, ikaw na magkakaroon ng asawa. Okay? Kaya isa sa mga paghubog na ginawa ni Propeta Muhammad sallam ay talagang hinikayat niya talaga ang kanyang mga may bahay na gumastos sa pagkakawang gawa. Bilang patunay, mula kay Aisha radiyallahu anha na kanyang sinabi, no? Na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Aisha, sabi niya, Ya Aisha tu, istatri, sabi niya, istatri minan nari walau bisyakit tamrah, fa innaha tasuddu mil ja'i masaddaha minasyaba'an. So sinabi ni Propeta sallam kay Aisha, O Aisha, protektahan mo, pangalagaan mo, pananggalangan mo ang iyong sarili mula sa apoy ng impyerno kahit na sa pamamagitan ng paggugol ng kalahating datilis. Okay? Sabihin, proteksyonan mo ang iyong sarili sa naglalagablab na apoy ng impyerno sa pamamagitan ng pagkawang gawa kahit pa ito ay kalahati ng dates. Kahit pa ito ay kalahati ng dates. Kalahati ng dates, mga kapatid, so, mashallah, tabarakallah, nangangahulugan na kahit pa sa maliit na bagay ay maaari nating protektahan ang ating mga sarili, no, mula sa naglalagablab na apoy ng impyerno, solong na ang ating layunin ay maganda. Diba? Solong na ang ating mga intensyon, ika nga ay mabuti. Na ito ay para sa Allah, hindi para sa pagitang tao o anumang katulad nito. Kalahating datili sa papaano pa kaya ang isang cake? Papaano pa kaya ang isang albaik? Papaano pa kaya isang buong chocolate? Diba? Papaano pa kaya ang buong isang mansanas, buong mangga, at higit lalo, my favorite, durian? Papaano pa kaya, mga kapatid? Kalahating dates yun, ha? Nangangahulugan lamang na sa Islam, hindi pwedeng maliitin ang mabuting gawain. Na ay, kunti lang yan, ayoko niyan. Huwag mo maliitin. Kasi ang maliit sa paningin mo, maaring malaki sa paningin ng Allah. Okay? So yung mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Na kung kayo sabi niya, Aisha, protektahan mo, pangalagaan mo yung sarili mula sa apoy ng tinatawag na impyerno kahit na sa pamamagitan ng paggugol ng kalahating datilis. No? Sapagkat pinapaginhawa nito ang nagugutom sa nagpapaginhawa sa nabubusog. Walang duda. Diba? Ano bang nagpapaginhawa sa nagugutom at maging sa nabubusog, eh walang iba kung yung pagkain. Diba? So, ini-encourage tayo ng halit na ito na magbigay ng anumang bagay mula sa atin. Alam mo ba mayroong salafus salih? Dahil sa kahiligan niya magbigay, every day ay hindi pwede na wala siyang maibigay mula sa kanyang kayamanan at mula sa kanyang ari-arian. Pagkain man ito, anumang bagay. Minsan, naubusan siya ng pagkain na maibigay.
Naghanap siya sa kusina para lang maibigay, para lang hindi niya ma-miss yung araw na yaon na wala siyang maibigay doon sa, sabihin natin, doon sa kanyang kapwa. Naghanap siya, naghalungkat siya sa kusina at wala siyang natagpuan maliban lamang sa isang tinatawag na sibuyas. Yes, maliban lamang sa isang sibuyas. Kaya ang ginawa niya, mga kapatid, kinuha niya sibuyas at ibinigay niya ito sa kanyang kapitbahay. Mantakin niyo, Subhanallah, sibuyas sa atin yan. Eyo, sibuyas, ano ba yan? Kayang ibigay. Diba? Subhan, hindi dapat ikakahiya ang kabutihan. Tandaan po natin yan. Karamihan sa atin ito yung mindset. Diba? Pag maliit, nahihiya. Nahihiyang magbigay kasi maliit. Subhanallah. Diba? Yan ay patunay lamang na hindi siya ikhlas sa kanyang ginagawa. Yan ay indication, ika nga, na hindi siya ikhlas sa kanyang ginagawa. Kasi kung ikhlas siya sa kanyang ginagawa, hindi niya masasabi yun. Diba? Isipin niya na gaano man ito kaliit at walang kwenta sa ibang mga sa paningin ng ibang tao, ang hindi niya iniisip niya eh. Hindi niya iniisip kung ano ang reaksyon ng ibang tao, ang iniisip niya kung ano ang reaksyon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Yan ang mga mukhlis, mga kapatid sa panampalataysa. Another thing, that is the sa tinatawag na ano, tricks ng shaitan po yan. Yan po ay talbisu iblis. Yan po ay tricks ng shaitan upang hindi natin maipractice, maisabuhay ang pagkakawang gawa. Okay, yan po yung katotohanan. Upang hindi tayo, sabi natin, maisabuhay, no? Sa pamamagitan, kasi saan magsisimula yung maliit na bagay? Malaking bagay? Sa maliit na bagay. Walang duda. Diba? Kasi pag nasanay tayo sa maliit, mga kapatid sa panampalatay Islam, madali tayo magbigay ng malaking bagay kapag meron tayo. Pero kapag, alam mo yun, diba, kapag nasanay ka sa malaki, hindi ka na magbibigay ng maliit. Mahihirapan ka magbigay ng maliit. Subhanallah. Kaya magsimula ka sa maliit at ayusin mo yung layunin mo. Diba? Na kinakailangan gawin mo, ito ay para sa Allah. At hindi mo pwedeng isipin kung ano ang reaksyon ng tao sa'yo. Kasi ang mga tao, critics lang yan. Walang mga maritis yung mga yan. Hindi magbibigay ng gantimpala yung mga tao sa iyo. Tandaan natin na ang magbibigay ng gantimpala sa atin ang Allah. Okay? At ang magpaparusa sa atin ay ang Allah. Kaya kumilos tayo, umayon tayo kung paano tayo husgahan ng Allah at hindi kung paano tayo husgahan ng tao. Diba? Hayaan mo manghusga yung tao sa'yo. Wala naman silang wala ka naman papala sa kanila eh. Diba? Husgahan ka naman. Di maghusga. Ayaw mo. Kalayaan nila yan. At the end of the day, sabay-sabay tayong haharap sa kanya sa araw ng paghuhukom. At tingnan natin kung saan tayo dadalhin ang ating panghusga sa araw ng paghuhukom. Subhanallah, mga kapatid, sa panampalatay Islam. Ito yung mga dapat nating sabihin natin, no? Ito yung mga dapat na pagnilay-nilayan natin, mga kapatid. Diba? Kaya inutusan ni Propesa si Aisha na, Aisha, protektahan mo ang iyong sarili mula sa apoy ng impyerno kahit sa pamamagitan ng paggugol at paggasta, pagbigay ng kalahating dates, no? Kaya ang nilayong kahulugan ng kalahating dates na ito, mga kapatid, sa panampalatay Islam ay upang hikayatin ang paggugol kahit na ito ay isang bagay na maliit. Ito'y panghihikayat sa paggugol kahit pa sa pinakasemple tinatawag na sabihin natin gawin. Kahit na yung tubig, mag-abot ka lang ng tubig, no? Subhana, malaking bagay na nga yung tubig eh. At isa sa mga pinakamainam na sadaka ay walang iba kundi ang tubig na nakasaad sa ibang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diba? At iba pang mga bagay, paano pa kaya mas malaki kaysa doon sa kalahating dates? Paano pa kayong buong pirasong dates? Diba? Sumasyal at barakay. Kahit hinikayat siya, si Aisha ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na protektahan ang kanyang sarili mula sa apoy ng impyerno sa pamamagitan ng pagsasagawa ng isang pagsamba kahit na ito ay tila hindi gaanong mahalaga. Okay? Subalit, mahalaga yun sa Allah kasi what matters to Allah subhanahu wa ta'ala is our intention, not the numbers, ika nga, not the, you know, the size. Hindi ang size, hindi yung number, kundi kung ano ang layunin natin, mga kapatid, para sa kanya. Okay? Kaya gaano man kaliit ang halaga ng ginagastos ng isang tao, binibigay ng isang tao, ginugugol ng isang tao, ito ay magsasanggalang pa rin sa kanya mula sa impyernong apoy. Okay? Poprotektahan siya sa pamamagitan nito sa impyernong apoy. No, ay pangalagaan tayo ng Allah sa pamamagitan ng ating mga buting gawain, mga kapatid, at kawang gawa, no, sa apoy ng mula sa apoy ng impyerno. Naway pangalagaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya isinalaysay ni Aisha radiyallahu anha kanyang sinabi, dakhala alayya sa'ilun marratan wa indi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa amartu lahu bi shay thumma da'awtu bi
فنظرت إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تريدين أن لا يدخل بيتك شيء سابني صلى الله عليه وسلم ولا يخرج إلا بعلمك أوكي قلت نعم سابني عائشة قلت نعم قال مهلا يا عائشة لا تحصي فيحصي الله عز وجل عليك سنابني عائشة رضي الله عنها من سندو dumating ang isang pulubi na humihingi ng kawanggawa habang ang sugo ng Allah Subhanahu wa Taala no sallallahu alaihi wasallam ay kasama ko nandoon ang propeta kasama ko kaya inutusan ko ang alipin na bigyan siya ng isang bagay so mayroon silang tinatawag na tagapagsilbi ba servant sabi niya okay bigay mo siya ng ganun-ganun then gayunpaman bago ito ibinigay sa kanya doon sa pulubi, ay tinawag ko muna ang katulong yung alipin upang ipakita sa akin kung ano ang ibibigay niya sa kanya bago niya ito ibigay sa kanya doon sa pulubi. Para malaman niya kung ilan pa ba ang natitira sa kanya. O mayroon pa bang natitira para sa kanya? Eh, alam mo yun, minsan normal sa mga kababaihan yan. Eh, nagka-count sila kung ano yung kanilang binibigay kara, kasi iniisip nila baka wala nang matira sa kanilang mga sarili. Okay, I mean, of course, it ay sabi natin, no, it's, ang tawag dyan, saka commendable, no? I mean, it's ano ba, pwede masasabi natin dyan? Anyway, it's ay considerable ba, kumbaga, no? Kasi bilang tao. At si Aisha, yun ay nangyari kahit sa kanya. Kaya ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi sa kanya. Sabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam, "O Aisha, ikaw ba ay masigasig na malaman talaga kung ano ang nangyayari sa iyong bahay at walang natitira na ginugugol sa kawanggawa maliban na ito ay iyong malalaman?" Ibig sabihin lahat na lang ba nang ibibigay mo ay kailangan mong malaman bago mo ibigay. Yung halaga nito, kailangan mong malaman yung halaga, no? Sinabi ni Aisha, umamin naman siya, sabi na naam, oo, o propeta ng Allah, yun talaga ako. Okay, eh dahil dito sinabi na sa mahalan niya Aisha. Sabi niya, ya Aisha, magdahan-dahan ka. Okay, gumastos ka, magkawanggawa ka, at huwag kang mag-imba kung magbilang kung hindi ka, kung ayaw mong pagkakaitan ka ng Allah. Okay, kung hindi, kapag ginawa mo yan, pagkakaitan ka ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diba? So yun po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya kapag tayo ay nagbigay, huwag mong bilangin kung magkano ang binigay mo. Kung ito ay, siyempre kapag ito ay may kinalaman sa kawanggawa, iba kasi yung tinatawag na business, siyempre. Pero kapag gusto mo magkawanggawa sa pamamagitan ng makita mo o sa pamamagitan ng anumang meron ka, huwag mong bilangin kung magkano yung ibibigay mo, kung meron pa bang natitira, baka meron, wala nang matitira para sa akin. Kasi kapag ginawa mo talaga yan, pagkakaitan ka ng pagpapala, pagkakaitan ka ng biyaya, pagkakaintan ka ng risk ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diba? Kaya yung mga kapatid, hindi katulad sa atin ng iba nang bibilang talaga. Diba? Subhanallah. Kaya ito ay isang gawain na hindi kaaya-aya. Okay? Ang sunnah, I mean, pag ikaw ay nagbigay, wag nating isipin na baka tayo maghirap. Okay? Na baka tayo maghirap, baka walang matira sa atin at maghihirap tayo. No. Wag imong isipin kasi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang magpo-provide sa iyo wallahi. Ang Allah magbibigay sa atin ng panustos. Ang Allah magpapakain sa atin. Ang Allah ang magbibigay ng kapalit nito na higit sa hindi natin inaasahan, di ba? Kaya bilang komento, sinabi ni Ibn Hajar al-Asqalani sa Fathul Bari, nagsabi no, bilang komento sa hadith na ito sa Sahih Bukhari, ang sugo ng Allah ay nag-uto sa salaysay na ito, sa hadith na ito, na huwag pigilan ang pagkakawanggawa dahil nga sa takot na ang kayamanan ay baka maubos. Wag. Okay? Dahil ito, ibig sabihin yung hindi paggasto sa kawanggawa ay talagang isa sa mga paraan na humantong o humahantong sa isang tao na mawala ng kabuluhan mula sa kanya mga provision na pinagpapala. Okay? So, ibig sabihin, mawawalan ka ng risk, mawawalan ka ng, alam mo yun, ng barakah doon sa ginagawa mong tinatawag na pag-ayuda, pagtulong, pagkapangangawanggawa. Diba? Kaya as much as possible, hindi nga pinapa, diba? Magbigay tayo, naturo sa atin sa sunnah, kailangan magbigay ka. As much as possible, yung magbigay ka ng kanan na hindi alam ng kaliwang kamay mo. It is a metaphorical, of course, metaphorical speaking. Ngayon tumutukoy, ika nga, na sabihin na walang sino mang dapat ang makakaalam between mo, you, at yung binibigyan mo at ang Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Diba? As much as possible. Yan ang gagawin natin. Hindi katulad ng mga sa ating mga politician kapag natulong donated by blah, blah, blah. Okay, at marami pang iba. Pwede naman na ipahayag, pero dapat ang kanyang layunin ay maayos. Kaya na kung saan ay pinupuri din ng Allah subhanahu wa ta'ala yung gumagasta, alaniyata, nosiran wa alaniya. Mga gumagasta, gumugugol ng kanilang salapi, no? Apparently, at saka yung tinatawag na hiddenly, ibig sabihin ay no, yung lantaran at saka tinatawag na hindi lantaran. Kung maging, maging mabuti ang kanilang layunin. Limbawa sa mga hayagang nagbibigay ng sadaka, ang kanilang layunin na para to encourage everyone, ika nga, no? Sa kara around him or around her. Ibig sabihin, i-encourage siya yung mga tao na magbigay din. You know? Alang-alang sa tinatawag na kapatiran, alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun, maganda yung layunin na yun, mga kapatid. But subalit, kinakailangan mag-ingat pa rin. You know? So yung mga kapatid, so manawawala ng baraka, kumbaga, yung mga tao na gumagawa nito, kapag ito ay nagbibilang sila, kapag sila ay nagbibilang sa kanilang mga binibigay. Ito ay gayon, mga kapatid, dahil ang Allah ay nagbibigay ng sagana sa kawang gawa na ginugugol ng isang tao. Kaya ang resulta ay pagkakaloob ng Allah ang sino mang hindi nagbibilang kapag gumugugol sa kawang gawa ng walang katapusan at mula sa paraan na hindi niya inaasahan. You know? At yan ay komento ni Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Walang duda, mga kapatid. Kaya isa pang halimbawa na kung saan ay naglalarawan kung papaano si nanay, no, hinimok ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mga asawa na maging bukas palad, maging generous kumbaga at gumastos sa kawang gawa, ay ang kanyang tupa. Ay ang kanyang tinatawag na tupa. Anong nangyari sa tupa niya? So isinalaysay ni Aisha radhiyallahu anha, sabi ni Aisha, no, annahum dhabahu syatan, no? Sila ay nagkatay, kung minsan kami ay nagkatay ng isang tupa na at ginugol mula rito sa kawang gawa yung tupa na kinatay namin. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ma baqiya minha, qalas Aisha, ya Rasulullah, ma baqiya minha illa katifuha. Faqala baqiya kulluha ghayra katifiha. So sabi niya, ang sugo ng Allah ay kinamamayaan ay dumating at nagtanong. Sabi niya, ano pa ang natitira mula rito? Okay, kasi alam mo yun, nagkatis lang ng tupa tapos ay ito ay binibigay sa kawang gawa, no? Tapos nga, kinamamayaan, ang propesa lang may dumating. Sabi niya, ano pang natitira mula rito doon sa kinatay na tupa? Sinabi niya, Aisha, wala nang natitira maliban sa balikat ng tupa. Kaya sinabi niya, sa halip, ang lahat ay natitira maliban sa balikat nito. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Ang sabi ni Aisha, wala nang natitira maliban sa balikat ng tupa. Subalit, kontra sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, sa halip, ang lahat ay natitira maliban sa balikat nito. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Kaya isa sa mga commentator ng hadith na walang iba kundi si Al-Mubarak Puri, no, ay nagsabi sa tinatawag na sa Tuhfatul Ahwadi. Sinabi ni Mubarak Al-Puri, ibig sabihin kung ano ang iyong ginugol sa kawang gawa ay ito yung natitira. Ibig sabihin kung ano yung ginastos mo para sa kawang gawa, yun yung natitira. Yun yung nananatili. Nang ibig sabihin, ikaw ay makakuha ng gantimpala para rito. Okay? Mananatili yun sa Allah. Nakasulat yun sa Allah bilang kawang gawa. Yan ang ibig sabihin nun. At kung ano ang iyong iningatan, no? Ibig sabihin yung na-preserve mo, kumbaga, sa iyong sarili na hindi mo naibigay, ay ang bahagi ng hayop na nawala. Ang ibig sabihin, nasayang nang hindi nakakuha ng gantimpala para rito. Kasi hindi yun malilista sa talaan ng gawain sa paningin ng Allah, sa Allah subhanahu wa ta'ala, bilang isang gawang gawa kasi hindi mo naibigay. Yan ay para sa sarili mo. Okay? Kung kaya wala, ito yung nasasayang lamang kumbaga dahil walang gantimpala dito. Yan ang ibig sabihin. Kaya ito yung sabi ni Professor, sa halip ang lahat ay natitira maliban sa balikat nito. Ibig sabihin, ang lahat ay nagagantimpalahan maliban sa balikat nito. Dito sa hadith na ito, tinutukoy niya ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Nahl na sinabi ng Allah, no, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Ang ibig sabihin, mga kapatid, ng ayan na ito, no, at ang anumang pagmamayari ninyo na mga pira-piraso na makamundong inyong tinataglay, no, ay maglalaho. Maglalaho yan. Subalit ang anumang nasa Allah
na para sa inyo na kabuhayan at gantimpala ay mananatili magpakailanman at hindi maglalaho. Kasi bakit? Ito ay para sa Allah. Ginastos mo ito para sa Allah. O ginugol mo ito para sa Allah. Kinawang gawa mo ito para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalataya, ganun tayo in-encourage ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun tayo, ganun sila, mga asawa niya in-encourage si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya kapag tayo ay nagbigay ng kawanggawa, nagsasadaka, huwag nating isipin na baka may wala nang matira sa atin. Huwag nating isipin na kawawa naman tayo, kawawa naman ako, baka maggutom ako. Okay? Dahil lang Allah ang magbibigay ng kapalit nito. Basta gawin mo lang talaga ang gawain na yan para sa Kanya. And thus, the result is, hindi mo inaasahan na darating, inshaAllah, ang tulong ng Allah na hindi mo inaasahan, na higit pa sa inaasahan mo. You know? So yung mga kapatid, kaya karamihan sa atin, magbibigay, kakwentahin, mga ngamba, alam mo, aluhalong sabihin natin mga iniisip, no? Yan ay kawalan ng ikhlas sa kanyang ginagawa. Diba? Kawalan ang tinatawag na ikhlas sa kanyang ginagawa. Naway itanim ng Allah sa ating mga puso ang ikhlas. Naway itanim ng Allah SWT at pagkaluban sa atin ang taufik sa ating mga ginagawa, sa ating mga sinasabi, sa ating mga pakikitungo, sa lahat ng ating gawain pagsamba, sa lahat ng ating gawain tinatawag na gawain. At ilayo tayo ng Allah mula sa anumang pakitang tao at ilayo tayo ng Allah mula sa anong pangamba, mula sa anumang pagkatakot sa mga bagay-bagay na ito bukos sa kanyang tinatawag na parusa. So mga kapatid, jazakumullahu khair, naway inshallah magbigay sa atin ito ng kahit papaano, no, ng motivation kumbaga at aral, no, na mapupulot ika nga sa ating mga sa ating pang-araw-araw, dahil ito'y kinakailangan talaga natin, ika nga yung mga guidance, yung guidelines, yung instructions sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? So maraming salamat po sa inyong tinatawag na panonood at pagtatsyaga na huwag kayo gantimpalahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng inyong mga kabutihan, sa lahat ng inyong mga gawain. Ayan, binabati ko po si Normalia Saripada. Salamat alaikum barakatuh. Waalaikum salam barakatuh. Jennifer Paulino, Mardia Marato, nagmamarites ang pinagpupuyatan. Mardia Marato, mas mainam na lang yung katamtaman at least tuloy-tuloy kaysa pagpaparami at pagpapagod ka rin at iinto ka rin sumana. Yes, kasi tao tayo eh. Minsan naabutan tayo ng ano mo, pagkabagot, di ba? Minsan naboboring tayo, kumbaga, at minsan napapagod tayo, di ba? Kaya bibiliin ka, has, paano na yung pagsusog namin ng kilay in preparation for exam? Hindi ko sinabi magsunog kayo ng kilay. Hindi ko sanay magpuyat kayong entire night ay gawin nyo yan. Wala akong instruction na ganun. Okay, kasi kung doon pa lamang ay nag-review kayo sa simula pa lamang, madali sa inyo. Sisihin pa talaga ako. I mean, pagsusukilis sa gabi. Okay, nag-move muna tayo. Marag pala sa iyo na sana ka-perfect ka rin sa Diyos. Alhamdulillah. Gusto tagarima. Jazakumullahu khair po sa lahat. Alhamdulillah. Muhsin. Assalamu alaikum mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Konsulta ka rin. Allahu Akbar. InsyaAllah po. Sino walang asawa dyan, Ustaz? Okay. Fatima bin Abdullah. Assalamu alaikum barakatuh. Ustaz, sa lahat ng mga kapatiran na andito, wala sa barakatuh. Sumandala, nalit na ako sa pakikinig. InsyaAllah, reply ito mamaya para maumpisa at maintindihan. Nuri Kudal Khan, salamu alaikum wa barakatuh po. Waalaikum salam wa barakatuh po. Afia Villalubos Langui, waalaikum salam wa barakatuh. Mohsin. Afia. Irene, nagpaparinig ka, Ustaz, ng durian. Masa wala kasing durian dito, mahal ng durian dito sa Saudi. Okti Oim is watching. Mohsin, salamat po sa pagdungon. Afia Villalubos Langis. Okay, Okti Idris. Fatima Abdullah, barakah fi, jazakumullahu khair po. Okay, Fatima Abdullah. Ipok sa saya at isang pamilya. Huwag niyo po sisihin sa hula, ha? Mahira na. Isihin niyo. Actually, unfortunately, wala po naka-perfect sa hula. Ay, sa hula. Wala naka-perfect sa Juz'amma. But, mashallah, there are some na naka-hit na ano, na ano nila, na-hit nila yung ano, sabihin natin yung pinaka, sabihin natin, pinaka, beyond my expectation. Pinaka-highest score, mashallah, tabarakallah. Okay, inshallah, pag natapos ito, kamaya-maya na lang siguro, inshallah, ay ating i-announce kung sino ang nakakuha ng highest score sa Juz'amma. Actually, Juz'amma,
Yan sa mga pinakamahirap na subject talaga yan kasi alam natin sa hula ay no, magkahalong tafsir, magkahalong tinatawag na nahu at magkahalong tinatawag na tajwid. But mubarak sa mga talagang mashallah, nag-take ng exam na talagang sineryoso nila yung pag-aaral nila at yung pagkuha nila mashallah. Pero naman sila biyayaan ng Allah sa kanilang mga ginagawa at pagpupuyat. Pero, okay, to be clear po, wala po akong utos na magpuyat kayo, ha? Okay, maraming salamat po. Jazakumullahu khair wa akhiru da'wan. Alhamdulillah. Subhanaka bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahman Ar-Rahim الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment,
And don't forget to subscribe my YouTube channel, Alimuddin Onofre Ilyas. Thank you.